Pauwi na ako sa amin nang may maramdaman akong kaba sa dibdib ko. Di ko lang pinansin dahil ayaw kong mag-isip ng kung ano-ano, makakasama lang sakin ang mag-isip. Pagkababa ko sa aming barangay, napansin ko kaagad ang mga batong nakakalat, mga kahoy na wasak-wasak. At mga taong nag-aalsa balutan na. Nagmamadali ako sa paglakad, para kamustahin ang mga kapatid ko, kung nakauwi na ba sila. At kung ano ang nangyari dito. Sumalubong kaagad sakin ang problemadong mukha nila. Ate, mangiyak-ngiyak na tawag sakin ni Aliya. Anong nangyari dito? Ate, pinapalayas na ang mga tao dito sa lugar natin. Pumunta mismo ang may-ari ng lupang tinitirhan natin. Di na napigil ang umiyak ni Aliya, ate, saan na tayo titira nito? Isa pa itong problema ko kung saan kami lilipat. Akala kasi namin na hindi na matutuloy ang pagpapaalis dito, yun kasi ang usap-usapan dito sa aming lugar. Buti na lang ay hindi nagalaw itong bahay natin, dahil pag nagkataon ay baka mas basag-basag na itong mukha ko. Ngayon ko lang napansin din ang mukha ni Zeus, na namamaga at may mga pasa ng kaunti. Diyos ko, bakit ka pa kasi nakisali? Zeus naman, halika nga dito at gamutin ko yung sugat mo. Naghanap ako ng bulak at betadine, para magamot ko ang mukha niya. Sa susunod na pumunta pa sila dito, ay huwag na kayong sasali pa. Naintindihan niyo ba? Tayo na ang umiwas. Baka ano pa ang mangyari sa inyo kung makikisali pa kayo. At huwag kayong mag-alala, may naipon naman ako ng kaunti. Gagamitin natin iyon sa paghahanap ng malilipatan. Wala tayong magagawa, kung tayo mismo ay co-contra sa kanila. Pagmamay-ari nila itong lugar, pero sana naman ay hindi nila pinapaabot sa ganitong sitwasyon, na magkakasakitan ng mga tao. Matapos ko gamutin ang sugat niya, ay kumain na kami. Napag-usapan namin na medyo magtitipid kami ngayon, para may maipan pa kami na pera para sa lilipatan naming bahay. Si Aliya at Zeus na daw ang bahala maghanap ng mauupahan. Ayaw na kasi nilang iyasa pa sa akin ang paghahanap ng malilipatan. Nagpasalamat naman ako sa kanila, dahil kahit kapos kami, ay heto nagtutulungan kami. Dumating ang ilang araw, ganun pa rin ang pagtrato sa akin ni Gio. Pasakit din sa akin ang pabalik-balik ng mga tauhan ng nagmamay-ari nitong lupa. Buti na lang ay wala nang may naganap na awayan. Ang ilan dito sa amin ay nagdadahan-dahan na rin sa pag-aalsa balutan ng mga kanilang gamit. Ang iba naman ay hindi talaga aalis. Pangatwira nila na dito na daw sila sinilang ng kanilang mga magulang, dito lumaki at tumanda, kaya kahit ano daw ang mangyari ay hindi sila aalis. Magkasakitan na. Kung iisipin, tama naman sila, pero sa kalagayan ko ngayon, mabuti nang makahanap ng malilipatan, baka ano pa ang mangyari dito, at madamay pa kaming magkakapatid, lalo na may dinadala akong bata. Kayo pala, Don Santiago, napasyal po kayo dito sa mansion. Rinig ko ang sinabi ni Nay Norma. Pinagtataka ko sa haba ng panahon, bakit ngayon lang siya pumarito. Hindi ko na nagawang sumilip pa sa kanila. Iha, may gustong kumausap sa'yo. Nagtaka naman ako sa sinabi ni Nay Norma. Kaya tumungo na lang ako, at sumunod sa kanya. Ito pala si Don Santiago, kilala mo naman siya, diba? Siya ang ama ni Gio. Hindi ako diretsyong makatitig sa kanya. Naiilang ako sa mga tingin niya. Aopo, magandang hapon po, Don Santiago. Sige na, Norma, iwan mo muna kami. May gusto lang akong tanungin sa kanya. Sa tono niya ay kinakabahan ako. Ano ba kasi ang dahilan at napadpad pa siya rito? Alam ko na alam mo ang pakay ko. Ikaw si Ana Remedios, hindi ba? May dalawang kapatid sina Aliya at Zeus. Alam ko din kung saan sila nag-aaral. Sa dami ng sinabi niya, nakinig ang buong katawan ko. Tila may bamara sa aking lalamunan, na hindi ako makapagsalita. Lakas loob akong bamantong hininga, bago siya lingunin at tanungin. Pinasusundan niyo po ba kami, Don Santiago? Lahat ay magagawa ko. Kaya kung ayaw mo may mangyari sa inyo, stay away from my son. Dahil sa'yo nagkakaproblema ang buhay niya. Alam mo bang madami na ang napapabayaan niya nang dahil sa'yo? Tell me how much. Nag-init ang mukha ko sa narinig ko sa kanya. Akala niya siguro pera ang habol ko sa anak niya. Hindi naman po pera ang habol ko sa anak niyo. Mahal ko po si Gio. Hamalakhak siya ng mahinahon, sabay tayo niya at nagpalakad-lakad sa harapan ko. Hindi naman ako masamang tao.
Ang akin lang ay napapabayaan ni Gio ang kanyang tungkulin. Ayaw ko lang mawala ang lahat, masayang ang pinaghirapan ko. Siya lang ang tagapagmana ng lahat ng meron kami. Kaya nandito ako para sabihin sa'yo, nalayuan mo ang anak ko. Kung hindi pera, yaman ang habol mo sa'min, layuan mo ang anak ko. Isa pa, he's getting married soon. Kilala mo naman si Althea, hindi ba? They are engaged noong umalis siya ng 3 araw. Nasabi ba yon sa'yo ni Gio? Hindi na ako nagsalita dahil sa sama ng loob. Porke ba mahirap lang ang isang tao, ay bawal na magmahal sa mayamang tao. Ang tingin ba nila sa mahihirap ay yaman lang ang habol. At ang mas naikinasakit sa'kin, ay ang sinabi niya na magpapakasal dahil engaged na sila. Kaya pala ilang araw wala siya. Alam ba ito ni Lucas? Kung alam ni Lucas, bakit hindi niya sinabi sa'kin? Ang sama-sama niyo, sobrang sakit. Ang sakit-sakit. O paano iha? Pag-isipan mo ang sinabi ko sa'yo. Nakasalalay dito ang kinabukasan niyong magkakapatid. Tuluyan na siyang umalis sa harapan ko. Nagmadali rin akong pumunta sa itaas, para ibuhos ang luha ko. Bakit ba ako pinapahirapan ng ganito? Ngayon pa na nagdadalang tao ako. Ako na lang ang iiwas. Kahit sobrang sakit, pero dapat ang isipin ko sa ngayon ang mga kapatid ko. Lalo na ang magiging anak ko. Sa nangyayari ngayon ang anak ko lang ang pinagkukunan ko ng lakas. Mabuti pang magpakalayo-layo, para sa ikabubuti ng mga kapatid ko, lalo na sa anak ko. Pasensya ka na, baby ha, kung magpapakalayo tayo. Ngayon alam na natin ang dahilan bakit umiiwas ang papa mo sa atin. Ang sakit, sobrang sakit talaga, wala siyang paninindigan. Magkasintahan pa lang kami, pero hindi niya na ako kayang ipagtanggol. Ngayon pa na magkakaanak na kami. Magsama sila ng ama niya, lalo na yung Althea. Kaya pala dahil magpapakasal na sila. Akala ko mahal niya ako. Pero hindi pala. Ang sama mo. Medyo wala namang trabaho sa mansion, kaya ginawa namin ni Lisa ay namasyal sa mall. Hindi ko ipagtatapat kay Lisa at Nay Norma ang kalagayan ko. Ayaw kong makadagdag pa ng problema. Pinag-isipan ko kanina ng mabuti, para hindi sila makahalata na magpapakalayo ako. Idadahilan ko na lang na ang lilipatan namin malayo-layo. Para ano pa, ngayon alam ko na ang dahilan ng pag-iwas sa'kin ni Gio. Kung malaman ba niyang magkakaanak na kami, ipagtatanggol niya ba kami sa papa niya? Magpapakasal pa din ba siya kay Althea? Tayo ba ang pipiliin niya, baby? Kanina ka pa tahimik dyan. Okay ka lang ba? Oo naman. May iniisip lang ako. Problema kasi namin ang malilipatan. Kasi pinapaalis na kami sa lugar namin. Talaga ba? Paano na yan? Magpatulong ka kaya kay Sir Gio? Tutulong naman yun sa'yo pag nalaman niya ang problema mo. Teka nga, ano pala ang pinag-usapan niyo ng papa ni Sir Gio? Ayaw ko nang makadagdag pa ng problema sa kanya. Kaya naman namin magkakapatid, wala naman. Umalis naman kaagad yun. Buti na lang ay abala siya kanina, kaya hindi niya nakita si Don Santiago. Si Nay Norma ganoon din kanina ang tinanong sakin. Buti na lang ay madaling hamupa ang luha ko, kaya hindi gaanong kaalata na namamaga ang mata ko. Pero boyfriend mo siya, kaya normal lang yan na malaman niya. Paano naman niya malalaman? Kung alam mo lang, Lisa, ang nangyayari sa amin. Palagi na lang ako nagsisinungaling sa inyo. Tsaka ko nasasabihin sa kanya, pag hindi na siya siguro gaanong kabisi. Tara na nga at gutom na ako. Gusto kong kumain ng fried chicken ngayon. Jollibee tayo. Kakakain lang natin sa mansion kanina bago tayo umalis. Gutom ka na agad. Oo, huwag ka na ngang magtanong dyan. Treat ko naman, sige na dali na. Panghihila ko sa kanya, kaya wala na siyang nagawa. Gio POV. No dad, wala ka bang tiwala sakin? Just give me couple of months. At binaba ko na ang tawag sa akin ni Papa. Ayaw ko munang makausap siya. Silang lahat. Para akong pinagkaisahan ng lahat. Ilang araw na akong hindi pumapasok, at dito sa penthouse lang ako tumatambay. Nagpapakalasing. Di mawala sa isip ko ang ginawa sakin ni Ana at Lucas. Nakita ko silang dalawa magkasama sa mall, sinundan ko sila hanggang pumasok sila sa isang restaurant. Ilang minuto pa ang aking hinintay. Habang tumatagal, parang seryoso na ang pinag-uusapan nila. Si Lucas na makikita mo sa hitsura niya ang pagkadismaya, hanggang sa umiyak na si Ana,
at si Lucas ay nagmadaling yakapin siya. Di ko maiwasan ang magalit. Anong meron sa kanila at magkasama sila ngayon? Mas nagduda ako sa kanila nang may pinakita si Ana kay Lucas. Hindi ako sigurado kung ano, pero nakita ko iyon galing sa kanyang wallet. Gusto ko silang sugurin, pero pinigilan ko ang aking sarili. Baka pag sinugod ko sila ay masaktan ko si Lucas ng di oras. Isang araw maagang dumating si Ana. Hinintay ko muna bago siya mag-umpisa ng trabaho. Nang mag-umpisa na siya, ay pumunta ako sa maid's room. Buti na lang ay hindi ito naka-lock. Mabilis ko naman nakita ang bag niya. Walang kahirap-hirap na binuksan ko ang bag niya, at nahadyap ko ang kanyang wallet. Binuksan ko ito at hinahanap kung ano ang pinakita niya kay Lucas. Nakita ng aking mata ang isang maliit at maitim na litrato. Nag-curious ako sa umpisa. Binasa ko ito ng maigi, at there you go. Ana is pregnant. With who? Sa nakita ko sa kanila, alam ko na sino ang ama. I hate you, Lucas. I will hurt you. Pinagsabay mo pa talaga kami, Ana. Ginawa mo akong show nga. I will hurt you both. Tinuring kita na parang tunay na kapatid, pero lulukuhin mo lang pala ako. Nalaman ko na pinakialaman ni Papa ang pagpapademolish sa barangay sityo. Yes. Nang malaman ko kay Lisa saan nakatira si Ana, ay tinabi ko muna ang proyekto na ito. Hindi ko rin binanggit sa kanya na kami ang may-ari ng lupang iyon. Ayaw kong magalit at kamuhian niya ako dahil sa unang beses na nagkapunterya ang mga tauhan namin at ang mga taong nakatira doon. Ayaw kong isipin niya na gumagamit kami ng dahas. Ako lang dapat, Ana. Ako lang dapat. But what did you do to me? You make me a monster. Umuwi ako ngayon sa mansion na lasing. Bago pa ako pumunta sa taas, ay tinawagan ko muna si Lucas at minura-mura. Tinatanong niya sa akin kung ano ang kasalanan niya, pero hindi ako sumagot. You making me a foolish, ha? Huh? Nagising sila Nay Norma sa mga ingay na ginawa ko. Inisa-isa ko ang mga gamit na nahahawakan ko sa bahay, at hinagis sa kung saan. Diyos ko, iho, ano bang ginagawa mo? Daing ni Nay Norma at lalapitan na sana niya ako, pero tinaboy ko ang kanyang palad, at dumiretso ako sa itaas upang magkulong sa kwarto. I hate you, Ana. Why? Ano bang ginawa ko sa'yo? At hindi ka pa talaga nakontento. Bakit? Iho, open the door. Nagising ako sa matitinding katok sa pintuan. Pagmulat ko ng aking mata, hinanap ko agad ang orasan, alauna na pala ng hapon. Ganon na ako katagal natulog. Ilang minuto lang ay nabuksan na nila ang pintuan ng kwarto ko. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Tuluyan mo na bang sisirain ang buhay mo? Pinapabayaan mo na ang kumpanya. Madaming tao ang umaasa sa'yo sa kumpanya. Alam mo bang sila Mr. Jimenez ay magpo-pull out na ng shares? Ilang araw ka na daw hindi pumapasok. Not now, Dad. Please. Tumayo ako at pumunta sa lamesa, at nagsalin ako ng alak sa baso. Wala akong gana makipagbangayan sa kanya. Sawang-sawa na ako na siya ang nasusunod palagi sa buhay ko. That woman. Siya ba ang dahilan? Layuan mo ang babae na yun. Pera lang naman ang habol niya sa'yo. Binato ko sa sahig ang sinalin kong alak, at susugod na sana ako sa kanya, pero nagawa ko pa rin kontrolan ang sarili ko. Kahit papano ay ama ko siya. Just leave me alone, okay? Hayaan mo lang muna ako. Only this time, Dad. Hindi ko alam kung ano ang ginawa sa'yo ng babaeng iyon. Huwag mong sirain ang buhay mo, dahil lang dyan sa babae na yan. Just live, okay? Pagtataboy ko sa ama ko at sinirado ko kaagad ang pintuan. Ilang oras na pamamalagi ko sa kwarto, ay panay ang alok ni Manang para kumain. Ayaw ko talagang bumaba, dahil ayaw ko makita si Ana. Namulat lang ang aking ulirat nang banggitin ni Manang na hindi pumasok si Ana. Gusto ko mang magtanong, pero nasasaktan ako sa ginawa niya. All I want is to be happy with her. Pinanggako ko sa sarili ko, na aalagaan ko siya pag naging asawa ko na siya. Hindi na siya magtritrabaho, magiging reyna siya sa buhay ko. Dahil siya ang unang babaeng minahal ko. Ganito ba talaga? Pag mahal mo talaga ang tao, para kang mababaliw. Gusto ko lang naman bumuo ng pamilya na kasama siya. But that man, Lucas, I will punch you. Gabi na pero hindi pa rin ako lumalabas ng kwarto.
Gusto ko lang muna magkulong, parusahan ang sarili bakit ang bagal-bagal ko. Naunahan tuloy ako ni Lucas, o sadyang makatilang talaga yung babae. Pero bakit, kahit na sinasabihan ko siya ng masasamang salita, mas nangingibabaw ang pagmamahal ko sa kanya. Nasaan siya? Please nay Norma, where is he? Dinig na dinig ko ang sigaw ni Lucas sa ibaba. That man, my best friend. My loyal best friend. Oh, there you are. Ang matalik kong kaibigan na biningwit si Anna. Tell me, masarap din ba siya sa kama? I heaved a sigh, bago nagpatuloy sa pagsasalita. Anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin ay hindi lang tayo ang lalaki ni Anna. Na hinahanap mo siya dito sakin. Poor little guy. Isang matinding suntok ang binigay sakin ni Lucas. Hindi ka agad ako nakatayo, at hinawakan niya ang aking kwelyo. Ano bang pinagsasabi mo, Hagio? Ikaw ang magpaliwanag sakin. Hindi ka na raw pumapasok sa opisina. Tinatawagan kita, pero wala kang sagot ni isang text man lang. At ngayon malalaman laman ko kay Lisa, na parang may kakaiba sa inyo ni Anna. Bakit ha? Sagutin mo ang tanong ko, Gio. So ako pa ngayon ang magpapaliwanag. Oh come on, Lucas. Don't pretend that I don't know nothing. Between you and Anna, both of you are cheater. Isang matinding suntok na naman ang ginawa sakin ni Lucas. Habang ako ay patawa-tawa lang, pero ang totoo sobrang sakit talaga. Hindi dahil sa mga suntok ni Lucas, kundi sa ginawa nila sakin. Ano, hindi ka pa ba masaya? Di ba linuluko niyo ako ni Anna? Alam ko na ang lahat, Lucas. Binuntis mo na nga, di ba? Ano, masaya ka na? Bakit siya pa, Lucas? Madaming babae dyan, pero ba't si Anna pa? Or sadyang makatilang talaga ang babaeng yun? Don't you dare say that. Nang dahil sa'yo, Gio, wala na ang mag-ina mo. You're useless, Gio. Bakit hindi mo sakin sinabi na taga-barangay sitio pala sina Anna? Alam mo bang pinademolish na ang lugar na yun kanina lang? At ang ama mo ang nandoon. Ang mga tao doon ay nagkasakitan, dahil sa pilitan pinaalis ang mga tao. Paano kung isa sila, Anna, sa mga taong hindi umaalis sa lugar na yun? Pag may nangyaring masama sa kanila, I swear, Gio. Hinding-hindi kita mapapatawad. Narinig nila na Norma ang pinag-usapan nila ng papa mo at si Anna. Gusto ng papa mo layuan ka ni Anna, dahil napapabayaan mo na ang kumpanya. Lahat ng business na mayroon kayo. At sinabi din ng papa mo na you are getting married. Engaged ka na kay Atlea, simula nang umalis ka ng 3 araw na kasama si Althea. Tell me, Gio, kaya ka ba nagkakaganyan, dahil sa akala mo may relasyon kami ni Anna? Aminado ako, gusto ko si Anna, pero dahil ikaw ang nauna, parang kapatid na lang ang tingin ko kay Anna. Ayaw kong masira ang pagkakaibigan natin, dahil sa isang babae lang, kaya nagpaubaya ako sa'yo. And you blow it, pati ang mag-ina mo ay nadamay sa maling akala mo. Isang suntok na naman ang ginawa sakin ni Lucas. Napaluhod na lang ako sa harapan niya. Kahit wasak na ang mukha ko, ramdam ko pa rin ang mga luhang tumutulo sa mata ko. Wala na akong sinagot kay Lucas. Nagmadali akong tumayo at bumaba, para puntahan si Anna. Dinig ko pa ang sigaw ni Nay Norma sakin at ni Lucas. Pareho kaming sumakay ni Lucas sa kotse. Pinaharurot ko ang sasakyan, para puntahan sila Anna. Isa kang malaking iwan, Gio. Bakit mo naisip na may relasyon kami? At paano mo nalaman na buntis siya, at ako pa ang pinaghihinalaan mo na ama ng bata? How I wish, Gio, pero may respeto ako sa'yo at kay Anna. Naghinala na ako na buntis si Anna, dahil isang araw nakita ko siya sa mall. Buying baby stuff, pumunta ako sa mansion mo, at sinama ko siya to buy a gift for my mom, siya ang pinapili ko since I have no idea what's the best gift for my mom. Nakikinig lang ako sa mga sinasabi ni Lucas. Habang nagkwekwento siya, di ko mapigil ang mapaluha sa mga maling ginawa ko. Pinagdudahan ko kaagad siya, sila ni Lucas. Since gusto ko makumpirma kung buntis nga ba siya, tinanong ko siya. Nagalit pa nga ako sa kanya, dahil ayaw lang muna niya ipaalam sa'yo. Natatakot siya na baka hindi mo matanggap na magkakaanak na kayo. Sinabi ko sa kanya na karapatan mo din na malaman. Pero nirespeto ko ang desisyon niya. Alam ko naman na may dahilan si Anna, kung ayaw pa niyang ipaalam sa'yo. I just thought you and Anna having an affair.
I see both of you in a restaurant. Naghinala na ako hanggang sa malaman ko na nagdadalang tao siya. Akala ko ikaw ang ama. Di ko maiwasang magalit sa aking sarili. Isa akong duwag, show nga, hindi ko mapapatawad ang aking sarili dot pag may nangyaring masama sa mag-ina ko. Nakarating na kami sa paruroonan namin. May naaabutan pa kaming nag-aalsabal-utan. Ang iba naman ay halatang nakipag-away muna, bago mag-alsabal-utan. Madami rin ang mga pulis na nakakalat sa kung saan-saan. Palibot-libot na kami kung saan-saan. Wala na talaga kaming naabutan. Walang ana na nagpakita sa akin. Napaluhod na lang ako sa gitna na umiiyak. Ana, please kung nasaan ka man. Please mahal kita. Tuluyan nagbagsakan ang mga luha ko. Wala akong pakialam kung nakikita nila akong umiiyak. Panginoon alam ko na hindi ako pala simba. Ngayon lang ako hihingi ng tulong. Wala na akong iba pang hihilingin, kundi ang ibalik nyo lang sa akin ang mag-ina ko. Lahat ay gagawin ko, handa akong talikuran ang lahat. Makapiling ko lang ang mag-ina ko. Patawarin mo ako, Ana.